Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Full camera po ah. Kasi ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa mga OFW natin po na pupunta sa mga sa ibang bansa, sa Asia, sa mga Amerika niya, Canada, o sa Karatig po, Karatig yung ano natin, Karatig bayan natin, Indonesia, mga ganyan, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, at particular mga kababayan ko sa Middle East, especially sa Saudi Arabia, mga kababayan ko, wag ano ah, basta may mga do's and don'ts doon mga kababayan ko sa Saudi Arabia. Hindi kayo basta-basta pupunta lang doon para magtrabaho. Kailangan susundin niyo yung batas ng ano natin, mga kapatid natin, mga Muslim. Kasi ang Saudi Arabia, mga kababayan ko, talagang ano yan, strict yan sa mga religion nila, mga kababayan ko. Huwag kayong basta-basta magsusuot ng ano, yung alam nyo na, mga spaghetti type, mga sleeveless na yan. Ay bawal po yan. Eh, nagsiseminar naman po kayo, diba? Huwag kayo pupunta sa mga bansa, eh may mga ano yan, may mga panuntunan yan, may mga there are some policies po to wear or not to wear, mga kababayan. Kaya ito ha, siguro yung iba dyan alam na na kung ano yung batas sa Saudi Arabia, mga kababayan ko. May ipit talaga dyan ito ha, pag nasa Saudi kayo or alam ko sa Malaysia rin or sa Indonesia, kasi ang Malaysia is I think mas maraming mga Muslim doon. And then sa Indonesia, mga kababayan ko, o sa Saudi Arabia, mga kababayan ko, kailangan siguro do learn Arabic greetings and praises, mga praises, mga kababayan ko. May tricycle pa. Do dress modesty. O yun, sa mga kababaihan, mga kababayan ko, bawal kayong mag ano, sleeveless nga, spaghetti, man tawag diba sa yung spaghetti dress, para mga blouse ba yun, hindi ko alam eh. And then do not point finger to others. Magtuturo kayo, ito bawal na bawal yung mga babayan ko. Do not use ito ah, matindi ito mga babayan ko ah, do not use your left hand to parang hawakan mo siguro yung ibang bagay, kasi ang interpretation nila sa Saudi, panghugas to ng, alam nyo na, ng pupo, mga kababayan ko ha. Do not show any PDA, mga PDAs, mga kababayan ko, mga public display of affection, yung halika mo yung asawa mo, at bawal doon yung, siguro kung mag-holding hands kayo, dalhin nyo po yung marriage contract nyo po. Oh, tama. Dalhin niyo po ang marriage contract niyo po para walang bulilya sa mga babayan ko. Kasi magkasabay kayo ng babae at lalaki, ikaw, kuya, may kasama ka. Kailangan siguro, hindi. She's my wife. Ganun na lang. Ipapakita yung dokumento. Pero hindi umano may nabibili daw allegedly na marriage contract. Sino nagbibigay, mga kababayan ko? Tapos, magpapaalam ka pa, do take permission while taking photos, mga titos, mga titas. Hindi ka basta-basta magpipicture ng mga babayan ko. At ito pa, kung papasok kayo sa mosque o sa mga lugar nila, you have to take off your shoes or slippers, mga kababayan ko. Inapunta kami sa Malaysia ni Mrs. Tinanggal namin yung shoes namin. Eh, mga kasama ng mga turista, no? Matagal na yung mga kababayan ko. Kaya, at lalong-lalo na po, eto, ako'y naawa sa isang kababayan natin eh. Gumawa ng paraan ng Marcos administration at saka si, I think si Pangulo Duterte ata noon, may isang kababayan tayo na medyo parang hindi siya nakatimpi. Yung temper niya medyo tumaas, nakapinsala siya ng tao. Oh, Saudi national, mga babayan ko.
ito lang taon na to ata na ano siya, na BITAY siya, mga kababayan ko. May pid doon mga babae ko, maski kung ano yung pakiusap ni Pangulo Marcos noon o ni Pangulo Duterte, sumulat na nga si Pangulo Marcos na sana patawarin na itong kababayan natin na parang nagtigok siya. Hindi, alam niyo na parang, ewan ko na kung ano yung kaso nun. Hindi kasi inelaborate kung babae o lalaki and then what is the case. Ang binarita lang doon mga babayan ko, naka-disgrasya yung kababayan natin. So, ang batas sa Saudi Arabia is, kung may ginawa kang masama sa tao sa mga Saudi nationals nila, ganun din ang gagawin sa iyo. Diba? At lalong-lalo na pag ikaw yung nagnakaw doon. Ewan ko lang kung totoo, may pumutulan ka ng daliri at ang lalong-lalo na pag ikaw ay nagpuslit ng illegal na bagay, alam nyo na. Diba? Kaya pag pupunta kayo, eh, pakiusap lang mga babayan ko, ako ay katoliko. Sarado katoliko kami. Huwag na kayo magdadala ng mga Biblia, mga rosaryo, larawan ni God. Eh, bawal po sa Saudi ho yun. O, batas yun eh. Adi, pwede man tayo magdasal ng in our sense na lang sa pag-iisip natin, magdasal na lang tayo. Huwag kayo magdadala ng mga, yun nga, mga Bible, mga rosary, and then mga photos, at saka kahit anong mga documents regarding sa Christianity. Baka mag-deport kayo ron. Eh, magtatrabaho pa naman kayo ron. Oo. Yung iba naman kasi alam naman na bawal yun, tapos gagawin pa nila. Eh, sino may kasalanan nun? Hindi na gobyerno. Hindi government ng Saudi Arabia. Kayo mismo, yung OFW dyan na nagdala ng ano, ng mga para panyanas about the Christianity. Bawal nga eh. Di ba? Pumunta kayo diyan para kumita kayo, di ba? Magdasal na lang tayo, di ba? Ano naman nila ni God yan? Hindi man kailangan magdala pa tayo ng ano. Unless kung free country yon. Ang alam ko, Dubai, pwede ata magdala eh. I-correct nyo na lang ako, si Ilis Neris. At saka sa mga ibang lugar pa. Pero ang Malaysia and then Indonesia, hindi ko lang alam kung pwede kayo magdala ng mga Bible, mga rosary, kasi Muslim country din yun eh. Ay Indonesia talagang ilang percent ng ano dyan, ang mga Muslim dyan, di ba? Almost 90% ata dyan, mga kapatid natin Muslim. Eh. Eh, sumunod na kayo sa batas para walang problema mga kababayan ko. At kung sakali lang kayo eh, lalo na lang pagkababaihan mga kababayan ko na nga magiging magtatrabaho sa Saudi Arabia o sa Middle East, pag ganyan, na medyo may balak ng anuhin kayo, alam nyo na, na abusuhin kayo, ay mag-report kagad kayo sa pinakamalapit na consulate or embassy natin. Kasi minsan hindi naniniwala iba dyan, mga kababayan ko. Lalo-lalo na pag yung kababayan nila na ano, yung na-involved. Much better, mga kababayan ko, kung hindi nyo kaya magtrabaho sa Middle East, ay maghanap kayo ng ibang trabaho sa ibang lugar. Yung may free country ba? Yung pwede kang mag-short, pwede kang mag-sleeveless nga. O sa Saudi, talagang para may ilaw dito, ayan o. Di ba? Pinagbabawal talaga ron na maka-short ka. Kailangan siguro naka-ano ka eh. Yung ang tawag doon, yung bulka pa tawag doon. Ang tawag doon, direte na natin ha. Ayan o. Abaya and headscarf mga babayan ko. Nigap ba yun? Really full bulka. Pwede mong takpan ang mukha mo. Oh. Yun na lang siguro para ano, at saka mga lalaki ron, hindi ka pwede basta-basta titingin na ano, sa babae, kahit naka-bulka yun. Baka mahuli ka ron, pinagbabawal din yung mga babayan ko. Eh alam na mga Pilipino, yung mga ano, di ba? Mga macho-macho, di ba? Kaya iwasan nyo na yan. Ang pinunta nyo sa ibang bansa is para magtrabaho, hindi para mag-party-party, mag-aliw-aliw. Bawal nga party-party ata sa Saudi, hindi ko lang alam ha. Kung pinapayagan sila ng mga amo nila. O yun ang mga babae, kung konting tip lang, eh, wala eh. Yung isang kababae natin na-execute na siya mga babae ko. Alam nyo na yung ibig sabihin nun. Kasi gumawa siya ng kasalanan eh. Oh. Mahigpit talaga sa Saudi mga babae ko. Kaya si Hoda, kati mo, nakiusap na si Pangulo Marcos eh. Tinuloy pa rin. Katulad yung kay Floor Contemplation, di ba? Ang Singapore eh, mahigpit na sa batas yan.
walang pakiusap dyan. Pag ikaw na huli, lalo-lalo pag illegal na bagay, nako. Oo, oh, ganun. Basta mag-iingat na lang kayo pag kayo mag-work sa mga ibang bansa dyan, particular sa Middle East, mga kababayan ko. O ilan po, ah. Shoutout sa inyo lahat, ha. Ah. Sino mo siya shoutout ko? Basta lahat kayo, mahal ko kayo lahat. Ba, ingat po kayo.